This is Mardy and welcome to my channel. Our topic for today is about Pinoy folktale, Ang Alamat ng Pinya. Sa kwentong ito, ating tutuklasin kung saan ang pinagmulan ng prutas na tinatawag na pinya. Ang alamat ng pinya. Mayroong mag-inang Rosa at Pina na nakatira sa isang kubo. Dahil mag-isang anak si Pina, lumaki siyang sunod ang layaw sa ina. Simple man ang kanilang pamumuhay, ay nais pa rin ni Aling Rosa na magkaroon ng maayos na pag-uugali ang kanyang anak na si Pina. Ngunit, tila lahat ng negatibong pag-uugali ay tinataglay na ni Pina. Una, hindi ito maaasahan sa mga gawaing bahay. Lubhang tamad ito. Kaya nang minsan nagkasakit ang kanyang nanay na si Aling Rosa, ay kinailangan niyang magluto. Ngunit, imbis na hanapin ang sandok, panay tanong ito sa kanyang ina. Ang mga bagay na nasa kanyang harapan na lamang ay hindi pa niya makita dahil sa katamarang taglay nito. Dahil sa inis ng ina sa pag-uugaling ito ng anak, isang araw ay nasigawan niya ito at napagalitan. Sinabi ng ina na sana ay magkaroon ito ng maraming mata upang makita nito lahat ng hinahanap niya at hindi na siya tanong ng tanong pa. Umalis sa kanilang bahay si Pina na masama ang loob dahil sa sinabi ng ina. Simula nang umalis si Pina ay hindi na ito nakita pa ni Aling Rosa. Ngunit, nakita na lamang niya ang isang halamang tumubo sa kanilang bakuran. Marami itong mata, kaya naman naaalala niya ang kanyang anak na si Pina dahil sa sinabi niya. Batid niyang nagkatotoo ang kanyang mga sinabi sa anak. Kaya naman, tinawag na nila ang bunga na pinya bilang pag-aalala kay Pina. Ang aral na makukuha natin sa kwento ay huwag humiling ng masama para sa kapwa. Dahil hindi natin alam baka magkatotoo ito. Para sa mga magulang, mahalin ang anak kahit na anuman ang kanyang ugali. At turuan na lamang ng kabutihang asal imbis na laging pagalitan. Para sa mga anak, iwasan ang pagiging tamad. Laging sumusunod sa utos ng magulang. Maraming salamat at sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Bye.